Ito na ang ating finished product. Ayan. Napakadaling pong gawin. Ayan. Welcome to my channel. Ngayong araw, magluluto tayo ng dalawang klaseng putahe ng ulam. Meron, gagawin ko yung sweet and sour pork ribs. Ayan, maliit na hiniwa. Meron tayo niyan. Meron tayong cornstarch. Nilagyan ko na siya ng paminta at saka asin. Depende po sa asin na ilalagay ninyo. Kung depende sa dami ng cornstarch na gagamitin nyo. Meron tayong yung ready mix na po siya, ayan, sauce. Nabibili na siyang ganito. Tapos meron din tayong paminta, ayan. So lalagyan lang po natin yung ating pork ng paminta. Ayan. Lagyan din natin ng salt. Tansyahin nyo na lang po. Depende po kasi sa rami ng pork na gagawin nyo. Ayan. Then, isang itlog po. Okay na siya. So, idediretso ko na po siya dito sa cornstarch. Ayan. Diretso lang. I-cover po natin siya lahat. Yan, para ma-cover siya. So, kulang siya. Dadagdagan lang natin ng cornstarch para makover lahat ng pork. Okay lang po pag naramihan to. Medyo naramihan siya ng konti. Wala naman po problema. Ayan. Ang mahalaga po na-cover siya ng husto. Kasi ipa-fry po natin siya. Pagpiprituhan natin ng pork. Lagyan lang natin ng oil. Mas maganda siya yung medyo lutang sa mantika. Ayan. Okay na yan. So, papainitin lang natin siya. So, check natin kung okay na siya. Ayan, okay na. Pwede na natin ilagay yung guys. Pwede nang hanguin muna natin. Ayan. Next. Ayan guys. Para ilalagay natin yung tinirito natin. Sobrang crunchy niya.
Konting water. Okay na yan guys, pwede na natin patayin yung apple. Ilalagay na natin ito. Cover lang natin sa maliit. Yan. Sandali lang po siya lutuin. Ayan. Alam na gagawin ko, ayan. Siguro mga half kilo to. Half kilo na po, bagyo beans. Meron tayong beef. Ayan. Kung wala po kayong beef, pwedeng chicken, pwedeng pork, yung liempo. Yan, pwede po. So, dahil ito po yung na-prepare. So, ito po yung gagamitin natin dito. Igigisa lang po ito sa bawang. Ayan, may nakaready na tayong bawang. Para mamaya, tirecipisa na lang. Pag na-blast na ganito, guys, huwag nyong tatakpan para hindi siya mag-ano, yung nandyan pa rin yung green na green siya at saka hindi siya magiging kulubot. Antayin lang natin na medyo maluto siya. Mga 2 tablespoon. Oil. Natin yung garlic. Lagay na natin yung dip natin. Hinimay ko na siya kasi malapad siya. So, pwede nyo himay pag malapad. Lagyan natin siya ng black pepper. Dahil malambot siya yung beef guys, hindi natin pwedeng patagalin. Ayan, ilalagay na natin yung ating beef halo. Ilalagay natin siya ng oyster sauce. Okay na siya guys. Papatayin ko na yung apple. Ayan, okay na siya.